The pillars of heaven trembled and are astonished at his rule. He divided the sea with his power, and by his understanding he smited through the proud. By his spirit he hath garnished the heavens, his hand hath formed the brooks. Sabay-sabay. Though these are parts of his ways, but how little a portion is heard of him, but the thunder of his power, who can understand? Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na magpapala ang pag-aaral ngayon at inspire about sa Panginoon, lalo kayong kailalanin. Dahil according to this verse, Panginoon, parang may mga bagay tungkol sa inyo na hindi naririnig o hindi naitindihan o hindi napapangaral. Kabaliktad ng Panginoon na ito yung mga pangaral, ito mga tao, Lord, ay humanga at lalong kilalanin ka at ka-pursue yung Panginoon yung mga gusto niya i-pursue namin dahil ito po ay mabuti at kapakipakinabang. Again, contrary sa pinoportray na iba na boring or something kasi hindi nila intindihan. So, let this be sermon, let this sermon be help, Panginoon, para sa iba na ganun pong pakiramdam or pangunawa or pakiwari, Panginoon, sa inyo at sa inyong kapangyarihan. At makita namin yung kapangyarihan niyo, Lord, even yung kahit yung, obviously, hindi namin maitindihan lahat, but yung, at least yung surface, Panginoon, ng subject na ito, maitindihan namin yung hapon, Panginoon. So, yun lang po, Lord, again, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, so kaninang umaga po, medyo, ito ngayong hapon, parang tawag ko dito, parang study lang tayo ngayon, pero titingnan ko rin. So, okay yung, again, kapit lang, kasi medyo lalalim tayo, kasi yung title natin ngayong hapon ay, sanang magano ng mga bagay sa pangailangan niya, pero minsan may mga ganitong pagkakataon. Amen. Amen. Arali lang natin, medyo malayo, hindi, dahil sa mga bata, okay na okay ito. Title natin ngayong hapon, yung huling sinabi niya, sabi dyan, The Thunder of His Power. Sino yan? Hindi si Torian, ha? Parang dito nila ginagaya yung mga yun, no? Pero actually, ang ganda ng ibig sabihin nito. So, ano yung power muna? Sige nga. So, kailan lang nawala ng power sa talahal? At kahit dito, di ba, yung nagbagyo, ang hirap. Hirap matulog. Tama ba yun? Anong oras nawalan? Alas 4. Kasi natabaho pa ako nun eh. Dito lang sa bahay. Sabi ko, nako, wala nang power dito. Kaya hindi ko makalimutan yun. Sabi ko, mag-login na lang mamaya ulit. Wala na eh. Kinabukasan na. Tapos may problema pa. So anyway, mga magan, ang hirap ng walang power. Wala kang magawa, basically. Walang internet, wala man lang. Lalo kami, wala kaming panluto. Ang tawag dyan, wala kaming kalan. So ano din yan, electric din. Wala, walang ila, walang electric fan, walang internet, walang luto, walang rep, walang, wala, kahit ano. Tubig lang, meron, marami sa labas, bahay. Hindi, pero ang hirap na walang power. Yung sabi, parang tinidescribe yung power na parang apektado yung maraming bagay. Umpisa muna power, kaya may sinasabi din yung iba, kaya yung mga corrupt din niya sa energy sector eh. Alam siya ba yun? Oo, kasi walang mangyayari sa inyo pag wala kami, kaya inaano nila yan, kinukorrupt din. Yung sabihin, take advantage, makakapasiningil sila. Oh. Wala tayong magagawa, bayad lang tayo kasi wala tayong power eh. Monopoly yan. So, pero huwag na tayo sa negative. Ano muna yung basic? Ano yung power? Doon nag-uumpisa lahat ng maraming bagay. Pag-usapan natin ngayon, power ng Diyos. So, ganda nito, lalo sa mga, sino mahilig sa science dito? Sino? Jana? Amen. Nag-science quiz ba kayo, B? Ganda niyan eh, Stephen, Peter, ikaw, anong gusto mo? Anong comedy yata, alam mo eh. Maganda yung mga bata science. Now, science kasi, kahit sa subject sa school, mga simple muna, no? Interesting kasi malawak eh. Ang basic talaga niyan, English language and then math. Pero yung nakakamangha ng bagay yung science. Anyway, sa inyong power, nagsimula lahat ng halos ng bagay. Okay?
Pero lalong pa, napaka makapangyarihan ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ngayon lang, yung thunder lang. So again, saan pala nagagaling yung thunder? Bago mag-thunder, lightning. So ano mas maganda? Lightning o thunder? Lightning kasi yung thunder, narinig mo lang, nangyari lang yung lightning, yung thunder, parang ano lang siya, alam mo na may lightning kasi may thunder. Okay? So parang alingaw-ngaw lang siya, parang gano'n yan. Nakakaano tayo sa Tagalog. So yung alingaw-ngaw, alam mo na meron doon dahil sa yung, ito talaga yung object na nang pinanggalingan nun. Alam mo lang na merong, may pumutok. Binaril. So, hindi, baril na lang ko lang. May pak, pumutok. So, marinig mo yon, alam mo may pumutok kasi may pumutok. Pwedeng putok mismo, wala na magagawa yun. Ang pinaka main object dun yung pagputok. Baril man na yung ginagawa ni Edgy. Diba? Ngayon na yung pumutok. Pero alam mo yung malakas din yung putok, diba? Malakas din yung thunder. So kaya ang topic natin ngayon is, nabanggit ko na ba? Ang title natin, The Thunder of His Power. Kasi again, yung kapangyarihan ng Diyos, di natin kahit preacher ka, kahit anong talino mo, hindi mo may describe yan eh. Alam mo lang na may ginawa siya, dakilang Diyos, ginawa niya ang langit at lupa, paulit-ulit sa Bible eh. So, paano niya ginawa yun? Basta ginawa niya yun. Kahit bata, alam niyo kasi na-realize natin, yung tatay ko gumawa, yung nanay ko gumawa ng kape, tatay ko gumawa ng silya, ang galing nila, gumawa ng silya eh. Eh paano kung buong mundo ginawa mo? Hindi ang galing mo lalo. So, ano lang correlation. So hindi ko kaya at di rin kaya ng natin na intindihin exactly yung power ng Diyos. Pero yung narinig natin yung thunder. Ibig sabihin, alam natin na magaling ang Diyos, makapangyarihan kasi ginawa niya nga yung mundo. Hindi lang yun. Yan, yung mga anak natin, di ba? Sino dito ang tuwa sa anak? Lahat ng magulang, ganyan niya. Para namangha ka, ito lang. Titingnan ko si Johan, si ano. Kamuka. Sino mas matalino? Yung nanay, tatay. Ah, yung anak. Depende yan kasi halo-halo na yan eh. Pero minsan may mga anak, mas matalino sa tatay. Ganun, bigay kasi ng Diyos yan. So, pero nakakamangha yung mga anak natin. Pero ang tanong, paano ginawa yung bata? Hindi yung ano, basta, alam nyo na yun. Nasa Psalms ano rin yun? 139 ba yun? I am wonderfully and fearfully made. Ganda ng ano ng King James eh. Fearfully yung siya, talaga nakakamangha, galing! Lalo na nung na-develop po yung microscope, ganun, tinitingnan nila, mabira, di pinaghalo na nila egg, tsaka yung ano, sperm. Ang bilis, nagdi-divide yung cell. Hanggang maging billions of cells na, naging tao na, ang galing, wow! Kaya nakakamangha. So again ha, yung thunder lang muna tayo ngayon. Kasi mapansin nyo sa chapter na to, ang daming scientific, yun ang mag-uusapan natin ngayon. Kaya handaan nyo ng inyong ano, utak kung meron kayo. Meron ba kayo? Okay. Na, sige, so, nag-upisa tayo sa bandang uli, pero dito tayo sa una muna. Kaya itong bandang una, meron na tayo na touch na ganitong, re-review ko muna pala yung ano, no? Mga nakaraang chapter natin sa Job. Ang gagana, ang mabilis to. Ayun, nakakalala po nung last time. Last month po yung huli natin eh. Yung sinabi ni Bilda na walang kwenta-kwenta. Inuulit lang niya. Alam yung title nun? Jamie, nag-aaral ng notes. Oh. Sino nakakalala magaling? Ayun, no? Copycats and those that don't have much to say. Yung mga title ko, parang alam mo agad yung thought ng chapter. So parang wala tayong nakuha kasi dun eh. So pwede sabi ni Bill that inuulit lang niya yung iba. Kaya nai-relate natin sa mga taong walang masabi. Kopya-kopya na lang. Alam mo, so naiuso ko, nakita ko, napansin ko sa mga YouTube, sa Facebook, nakikigaya lang to si CCF eh. Ang ganda rin sinasabi niya, pero yung tanong mo, ba't di nila nakuha yung pinapuntante? Catholic, maraming sinasabing tama yan. Hindi nila makuha yung tamang-tama. Kasi mga copycat. So ano pa? Ayan pala oh. Dito pala sa aking screen. Then prior to that, ano yun? They that know him not.
Ang tagal na kasi nito. And then, before that pa, I shall come forth as gold. Medyo maganda, no? Sikat yun. So, kahit may pagsubok ka, you will come forth as gold. Sino may pagsubok? Ayan, kami. Ngayon, nasusubok ka. Pag nakahong ka dyan, para ka daw ginto. Kasi yung ginto ay iniinita ng iniinita niya. Eh. Parang silver din. Ganun din yung gold. Ginagamit sa libutan din yung term na yan, di ba? May kanta pa nga yan. Huwag na. And then, bago pa doon, wrong judgment leads to a false, ano ba to? Accusation. Yan. So, ngayon naman, medyo scientific tayo pa kayo. Actually, meron pang other chapters sa Job na ganyan. Okay? Later pa sa 38 at 39. Umpisa na natin. So, last time si Bildad ngayon, si Job, sabi, and Job answered and said, how hast thou helped him that is without power? Ito yung tinasabi kong may ganito ng tema dati. Kasi ang expectation nga ni Job, tama naman, di ba? Kung ikaw hirap ka na, aasarin ka pa ba ng normal na tao? Kaibigan mo pa? So, ginagawa nila parang, anong ginagawa niyo sa akin? Tinutulungan niyo ba ako? So, natinulungan mo ba yung walang lakas? At niligtas mo ba yung mahina? Ayan. How has that counsel him that had no wisdom? So, sinasabi mong wala siyang wisdom, tulungan mo na siya, turuan mo siya. Amen. Hindi yung aakusahan mo siya, bahala ka na dyan. Tapos parang, anong gusto mong mangyari sa sinabi ko sa'yo? Anong gusto mong gawin sa sinabi mo sa akin? I-down ko na lang sarili ko forever. Tug ko yung ulo ko sa pader. Hindi, kung matalino ka, dapat, di ba, pag matalino ka, pagkatapos ng usapan nyo, meron siyang, ang tawag yung course of action, direction na. Kasi dahil mas matalino ka, sabi mo, matalino ka. Pwede ba, tulungan mo kung may kami matalino talaga eh. Kaso hindi, that's not the case. Malalaman natin sa end ng Job. Kaya inasabi lang again ni Job to, inuulit niya, bago yung tema natin ngayong hapon, okay? So, yun na rin yun. And how was thou plentifully declared the thing that as is? So, parang inasabi niya nga na walang pangunawa itong mga to. Kasi kung matalino talaga sila, sinabi niya na yung dapat gawin niya. 4. To whom hast thou uttered words? And whose spirit came from? So, dito mag-uumpisa yung interesting na topic natin ngayon. Pero pansinin niyo yung spirit na word. Maulit yan mamaya, ibabalik niya yan. So, ano yung spirit? Para sa mga bagong-bago dito. Ano yung spirit? Kung naunood ka naman kung ano-anong cartoons, iba yung definition niya. Pero actually, mayroon din siyang actually na correlation. Ano yung spirit? Spiritual. Nakakalimutan yung ghost fighter, di ba? Talagang inano nila yan eh. Talagang pinokpok nila yan eh. Pero, iba na pag siya spirit, multo. So, sa Bible, mayroon din konting ano dun eh. Shadow. Kasi nga, pag sa aming spirit, di nakikita. Pero yung ghost, parang nakikita na hindi. So, ganun eh. So, pero again, ulitin ko yung definition natin ng spirit. Sa Bible, pag sa aming spirit, something na di nakikita, basically. Pero, meron siyang, hindi siya wala. Meron siya. Nag-i-exist siya. Pero, interestingly, sa atin, para mas malapit, sinabi ni Jesus na, these things that I speak unto you, these are spirit and this is life. As meron sinasabi mga bad spirit, ano yun? Mga salita rin at spirit o idea na salit na makatulong sa'yo nakakasama. So may good spirit na may Holy Spirit pa nga. Okay, pansinin nyo yung taong may Holy Spirit, yung sinasabi niya maganda, makapangyarihan, makatotohanan. Alam mo yun, pag alam mo yung Holy Spirit, yun, ganun ang tema. Hindi yun naloloko, nalilito siya. Ano nga ba ang totoo dito? Hindi ko alam. Ngayon nagta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 t
Okay, so ulitin ko, to whom, how, that. So tinatanong niya si Bildad or yung friends niya, sino bang inakausap mo? Ba't yan sinasabi mo? And then, whose spirit come from thee? Whose spirit came from thee? Ganun po yan. Kaya ka nagsalita, merong kumikilos dyan. Tandaan niyo to, nakikinig ba kayo? Amen. Hindi naman advanced to, pero basic na advanced din to eh. Pag alam niyo to, hindi kayo malilun sa mga ganyang usapan. Ulitin ko ha. Ako ngayon, nag-preach ako. Sana ako, anong pinanghuhugutan ko? Yan, alam niyo yung word na hugot eh. Yung iba po, kaya alam na nga asal, inasal din siya, gusto niya mangasal. Mababaw yun, pangit yung negative. Yung iba naman, pagmahal, kasi minahal din siya, and then, gusto niyang i-ano rin sa iba yung pagmahal. O, positive yun, di ba? Pero ano yung spirito ng Diyos? For example,
hindi lang basta pagmamahal yun na gusto kitang masaya, na kayang gayahin ng sanlibutan. Hindi. Ito talaga galing sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ito basta lang makapagsabi akong parang masabihan ako ng iba na mabuti ako. Ganyan, hindi. So, nung matagal na kayo dito, alam nyo na yan. At least nakikita niya, dinedemonstrate dito. Amen? So, makatotohanan una, galing sa Diyos, hindi, mga pangyarihan yan, hindi mo basta masisiwata yan. Tama ba yung siwata? Sawata. Okay, so yun. So, tinatanong niya kasi alam niya, nang gagaling lang yung bakit sinasabi ni Bildad dyan, out of anggit or hindi niya naintindihan yung sabi niya. Okay? So, obviously, dapat ang Spirito ng Diyos ang dapat kumikilos sa atin. Okay? At nangyayari yung pag-aral na aral ka ng Bible, talagang pray, aral, practice. Okay? So, ito na. So, yung babanggitin siya itong mga parang mga scientific, may isa-isay natin itong mga scientific, ano nito, pag sinabi scientific, pwede mong i-observe, and then pwede mong patunayan. So, ganyan ang science. Inaalam mo kung ano yung totoo. Pag sinabi science, the pursuit of truth, ano ba yan? Ano yung textbook definition ng science? Yeah, very good. Science is a systematized body of knowledge that may sabi na, hindi, yung maikling version niyan, pursuit of knowledge lang daw yan. So, gusto mong malaman isang bagay, bakit kaya umiikot yun? Yan. So, gagawin mo, te-testing yun. Pag inalis mo yung kuryente, ay, wala na. Eh, malamang dahil sa kuryente. Check. Diba? Tama yun. Hindi, baka naman may humahangin sa loob. Wala naman. So, inaalam mo lahat yan. Nakasun po ba yung iba? Wala, nakakayak na dito, ha? Okay. So ito na, umpisa natin. Dead things are formed from under the waters and the inhabitants thereof. So inhabitants, nakatira, doon daw ginagawa lahat ng bagay. So parang ito rin siya sabi ng mga scientists na galing daw sa ilalim ng lupa lahat. Pero saan galing yung ilalim ng lupa? Pero no, totoo to kasi mga chemicals po yan. So nagkakaroon ng lahat ng bagay. Kaya pag inaral daw nila yung dagat or kahit ilalim ng lupa, andyan lahat ng combination ng lahat ng compounds or elements na gumagawa naman sa lahat na nasa taas. Okay, nagdidin niyo ba yun? So lahat ng raw material andyan. So parang yun yung sinasabi dito. Dead things are formed from under the waters and the inhabitants thereof. Ito to. Ba't niya sinabi yun? I believe para itong si Bildad, or tayo, makakabasa nito, dapat pag nagsasalita ka, may basis. Narinig nyo na ba yun? May basis. Ba't ka nagsalita? Anong sinasabi mo? Ba't mo ako kinausap? Ba't yan ang sinasabi mo sa akin at hindi ito? May dahilan lahat yan. So, ginawa niya dito, nirelate niya yung physical reality with yung context ng ginagawa nila ngayon. Nag-uusap sila about righteousness. Nakasunod. Marami pa. Sana nasundan nyo isang yun, ha? Basta ibig sabihin lang yan, basta anong science ba yung may kinalaman dyan? Hindi ko alam. Ano bang certain branch? Alam yung branches of science? Sige nga. Yung malilit muna, bud. Marami ka na sila muna, eh. Ano nga branches of science? Science, and then, yung main category, dalawa. Ha? Living, bago living, di ba? Physical muna, tsaka physical science, and then natural ba yan? Ano ba yan? Okay, hindi ko rin para, basta alam ko yung physical, yun yung mga inaaral natin madalas, physics, math, nabibilang lahat ng nakikita mo, physical science. So, dito ba tayo sa physical? Kasi hindi ka natin alam ito eh. Ano yung subject? May, dyan ako pasok yung pagsahayop. Pero mas maano yung biology mo na. Life, yan. Biology is life. And then, non-living is? Yan na tayo, physics ba? Physical. Basta yun. Basta yun ba? Yung mga bubuhay. Pinag-aaralan mo yung mga branch-branch yan. So, itong nasa ilalim ng lupa, ano mo ko, geology? Meron yan. Kasi makarami yan eh.
Next, six, sabi niya, hell is naked before him and destruction hath no covering. So ito pag itinan ko, medyo nabanggit yung hell. Pero pwede natin i-take yung hell muna na physical, sambang hell. Sa ilalim ng lupa, alam, ibig sabihin lang na naked before him, alam niya, kita niya. At ngayon po, kaya alam niyo na drawing ng earth, di ba? Geography tuloy yung geology ata yun. Geology, study of earth. May geography, surface. Okay, place, saka elevation. Paano nila naman na iron daw yung, ano nasa gitna, mga bata? Yung core, ano daw laman nun? Anong composition? Mostly iron. Paano nakita yun? Sino nakapunta na sa ilalim ng lupa? Wala pa. Maganda panoorin natin yung The Core. Magandang science ng mga bata yun. Minsan napaalala sa akin. So wala man nakakapasok doon kasi madali daw sa space eh. Kasi wala, empty yun eh. Kailangan mo na oxygen, makakapunta na din tao doon. Pero sa ilalim, millions of pounds of pressure yun eh. Paano ka iilalim? So, pero bakit niya nakita? Kasi daw meron sila mga instruments na pag ganun kalalim, sabi ng instrumento natin, matibay yung parang iron yun. So again, wala pa nakakasigurado nun. Pero still, ang Diyos, naked before you, alam niya yun. Hindi naman sinabi dito na outer core, inner core, basta alam niya yun. Inagsabihin na. And destruction hath no covering. So interesting kasi naghalo na po yung physical dito tsaka yung spiritual. Kasi alam natin ang hell, ang kalalagyan ng mga wala sa langit, ng impyerno. Okay? So yung gusto ko sabihin doon, both physical and the spiritual, pasok yan. Pero ang tema lang, alam ng Diyos. Okay? So pwedeng, ano pala to, basis ng ano, ng ating, kung paano nila inaalaw yung nasa ilalim. Kasi ang Diyos nga alam yun. Ibig sabihin, pwedeng malaman. Amen? Amen. Science na. Sige, na-science tayo ngayon ha. And then 7, makibasa, ready, go. Yung pinakasikat minsan, di ba? Sa mga lesson natin, Sunday school, meron tayo niyan. Kino-quote yan. Kasi sabi dyan, pag unang panahon kasi, wala naman tayo pang satellite, telescope na malalakas. Paano mo nalang, ang tingin mo, pag andito ka lang, kahit makaakyat ka pa ng bundok, kala mo yung buong universe, yung mundo na lang eh. Basta lupa yan, nakikita mo lang, and then meron dong, siguro parang sky, and then wala na, yun lang, kala mo yun na lahat. Kasi sinasabi dito, kaya nakamanghato eh, nung nagkaroon na tayo ng space exploration, edi lumabas na ngayon, di ba? Nakita ngayon ng mga astronomy, pambihira, andun yung Earth. Napatunayan nila na totoo yung mga hypothesis dati na yung Earth malamang nasa empty space. Tapos kasi nakikita natin ibang planeta umiikot din sa araw, malamang ito tayo din, umiikot lang din tayo sa araw. Yun yung hypothesis dati. Pero di nila alam kasi di nila nakikita. Pero nung lumabas na sila sa Earth, nakita nila yung Earth. Ganun din, planeta din. At saan nakalagay ang Earth? Saan nakapatong? Eh nagbabasa ng Bible itong mga to. Boom! Paano nalaman ng Diyos yun na yung Earth nakasabit sa wala? Naiintindihan niyo yung sinasabi ko? Amen. Hindi pwedeng malaman ni Job yun. Kahit sa time ni na, siguro kahit ni na Jesus. 2,000 years ago, mayroon na bang telescope noon? Kailan nang buhay si Galileo, Galilee? Sino magaling dito sa science? Ganun yan eh, 16 ay si ano, Newton. Nung taon na namatay si Galileo, doon na buhay si Newton. Alam na alam ko yan kasi yun ang aking report, book report. Okay, so ang tagal, pero si Jesus, eh lalo si Isaiah, way before, eh paano niya naman alaman na ang earth ay nakalutang lang? Paano niya nalaman? Hindi niya alam, sinabi sa kanya ng Diyos. Yun lang ang explanation, doon kaya again, nasa part tayo, thunder of his power. Yan ang inaano natin, in a way naiintindihan, kapangyarihan ng Diyos. Pero ay mo, nakahang sa wala. Eh tayo, walang, ito, nakahang lang yung sa yero, sa bubong. Pero yung bubong, may poste, nandito pa rin naka-base yan sa lupa. Nakakasunod po ba yung iba? Yes. Eh paano nangyari yung earth, walang,
Hindi nalalaglag yung... Saan nga malalaglag? Space na nga yun eh. So, ang galing ng Diyos. Amen. At wala pa tayo, wala, nasa surface pa lang tayo. Yung thunder of His power. So, anyway, na-impress na ba kayo sa Diyos, mga bata? Sana, ha? Oo. Ano bang ginagawa ng Diyos? He bindeth up the waters in His thick clouds. Kahit bata ka pa, saan po nang galing yung ulan? Sa ulap. Saan nang galing yung ulap? Sa loob. Aha! Ah, ganun. At saka pa nga, di ba, dumadaan yung ulap. Eh, ba't hindi na, sabi dyan, no? The cloud is not rent under them. Alam nyo naman, hangin yun. Eh, tapos tubig. Paano lumulutang yung tubig? At pag umulan, ang dami. Parang last week. Diba? Binaha nga tayo sa... Paano nangyari kahit ano yung utak mo, kahit halu-haluin mo, ano nangyari sa utak pa maintindihan? Hindi maintindihan eh. Ah, na-explain na ng science yan. Na-obserbahan lang nila. Do in a way, patagal ng patagal naintindihan din nila, pero again, hindi nila maintindihan paano nga ginawa yun. Ako kaya yung explain sa inyo, gusto nyo mamasundan nyo. Oo, eh, tapos paano na gano'n yun? Basta sila in-explain na parang init lamig. Paano naipon yun doon? Ba't hindi? Yun nga, tapos evaporate. Eh, bakit hindi bumaba agad? Hindi ko rin maintindihan. Actually, may mga pressure dyan, may kinalangin pressure. Ewan ko. Basta yun na yun. Kaya nga, pinapatikman lang tayo ng Bible ng curiosity. Ang Diyos ang gumawa nun. Ang galing. May discussion pa dyan. Nakakamangha, para sa mga bata. Ang ganda yung person yan. Kaya minsan hindi mo rin kailangan malaman kung iba yung ano mo. Ang tawag dyan. Study mo yung tayo. Basta yun na yun. He holdeth back the face of His throne and spreadeth His cloud upon it. Ang sabihin nun. Alam kasi nila, tayo, naniniwala tayo, no? Pero hindi mo nakikita pa ng Diyos eh. Pag sinabing throne, doon nga nakaupo ang Diyos. So, paano niya naitago yun? Yun ang tanong. So, tayo, may explanation na tayo dyan. Kasi nga, sa Bible din, mayroong tinatawag na first heaven. Dyan yung mga airplane, yung kalapate, yung spy balloon. Balitaan niyo ba yun? Huwag na. Basta dyan yung mga aeroplano. First heaven ang tawag dyan. Tandaan niyo na, first heaven. So, sa Bible, may tatlong heaven na tinutukoy pag lumilip. Yan, nakikita natin, first heaven yan. Okay. Yung second heaven daw, ito yung space. Kasi lagpas na nung first heaven. Hindi naman nakakita ba yung ibon na lumilipad sa space? Wala, di ba? Kasi hindi naman mamatay sila dun eh. So, second space yan. Nandun yung mga araw, planeta, stars. Second space. Eh, nasan yung third heaven? Eh, yung di kayang ratingin ng physical matter. Andun ang tahanan ng Diyos. Ito yun. Kasi nasabi niya, naitago niya yung throne. Galing. And spread it his cloud upon it. Yung sabihin, parang tinatago niya ng ulap. Da, parang ganun yung imagination ng author nito eh. Pero alam na natin, hindi lang ulap. Kasi bisa pag nawala yung ulap, wala pa rin Diyos ha. Kasi nga, hindi lang sobrang layo. Iba yung place ng spiritual. Iba yung place ng Diyos, therefore. Naantok na si Jade. Oh. Saba, he had compassed the waters with bounds. Ito naman kanina, yung cloud, ito naman, alam niyo yung boundary yung kapo, nandun kami sa Alahala, di ba? Yung meron silang boundary lang yung tubig. Diyan lang lagi yan, kaya nga nagtatawanan yung mga, ano, tinatawanan yung scientists. Ngayon, ang usong-usong, ano, climate change. Kasi malulunod tayo, 10 years from now, 20 years from now, lulunod na tayo kasi unti-unting natutunaw yung ice cap. Ang problema nila, yung na-picture lang pala yung Statue of Liberty na, matagal na yung Statue of Liberty, di ba? Kailan yun? 19, ano, kopong-kopong. Basta, parang, na-picture ang the same spot, the same spot, may picture siya. Yung water level lang ganitong buwan, ito yung base ng statue, andito lang yung water level. Ito na yung water level. So, kung tumataas ang water level each decade, lunod na yun. According sa prediction nila. Pag pinicture mo ngayon yung andun pa rin. Ang galing! Sukat na sukat!
Eh, nasabi dito eh. Ang Diyos na nagsukat nun. Eh, minsan tumataas, pero pag nag, ano na lang, parang dito, Marikina, level 20. Ilang oras lang, bababa. Saan pumunta yun? Hindi sa dagat. Sukat na ng Diyos yun. So, isabi, he had compassed the water with bounds until the day and night come to end. At actually, pag nirelate mo yan sa kay Noah, yun nga, hanggang, hindi na tayo ulit babahain na talagang tataas sobra. Hindi na. Pangako ng Diyos yun. Okay, tuloy lang natin. Kayo ba namamangha o no, boring? Yan. Sabi, hindi ako magaling mag-explain pag di, no, boring. Anyway, may basa niya. Ready, go! Sorry. 11. Ready, go. Ito yung kine-criticize mo siya yung Bible, no? Kasi sinasabi nila, pag sinabi pillars kasi, parang poste. Okay? Pag sabi niya, may pillars ba sa heaven? Obviously, again, figurative of speech yan. Sabi niya sa Bible, sa Job din natin tayo, nasa Psalms, pati daw sa ilalim natin, may pillars. Siyempre, may nag-hukay niya, wala namang pillars. Eh. Pero mayroon pa rin, may mga batong, patong-patong yan eh. Sabi niya, the pillars of heaven tremble. Tremble, nanginginig. Nanginginig ba ang langit? Kumukulog. Diba? At pag bumabagyo, kayo, pag nakasakay kayo ng aeroplano, sinong hindi pa nakasakay ng aeroplano? Sino nakasakay na? Eh, hangin lang yun. Misa, mga ganun, oh. Alam mo, mamatay ka na eh. Kaya sabihin ng ano, we have encountered turbulence. Ah, yun lang pala yun. Normal daw pala yun. And are astonished at his reproof. Nagugulat daw yung reproof. Yung sinasabi lang po dito, yun nga, pag kumukulog, gumigidlat, mabagyo, ibig sabihin ay talagang nanginginig po yung heaven. So again, scientific, ano yan, totoo yan. Hindi lang hangin naman. Ang dami nangyayari sa, kaya nga inaaral din nila yan. Anyway, ano ko lang, tuloy ko lang, sabi dyan, he divided the sea with his power, and by his understanding, he smited through the proud. Nahati ba ang dagat bukod sa Red Sea? Nakita niyo yung nagsasalubong sa bandang sa Mediterranean, tsaka yung, ano bang katabi, Atlantic Ocean, tsaka Mediterranean. Kasi, i-research niyo yun. Magkaiba yung kulay ng isa sa, hindi naghahalo. Kahit naggaganyanan lang, iba kasi daw yung chemical, hindi yung chemical, may magkakaiba, pero may pagkakapareho. Temperature. Yan kaya hindi naghahalo sila. Makikita mo talaga may hati eh. Iba yung kulay dito, iba yung kulay dito. So in a way siguro naghahalo, pero hindi totally. Galing, no? And, and by his understanding, he smited the proud. I believe yung sinasabi yung understanding, he smited the proud dito. Yung, sino ba nag-gabiyahe sa sea? Siyempre yung mga manlalayag. Alam nyo, siyempre alam nila yung, ano eh, alam nila yung kung paano i-navigate yung sea. Pero may namamatay pa rin ba? Lalo dati, hindi pa naintindihan nila dati yan eh. So kala nila, kahit sila sila magpunta, kaya nilang i-navigate, hindi. I believe yun yung, pag yung iba, same, matapang, lalagpasan nila yung ano nila, yung boundary nilang alam kasi baka may something ma-discover sila doon. Yun, iba namamatay or na-smite, ibig sabihin lang parang either nasira yung balko nila or ayun. So ang anong scientific doon, yun na yun. Yun nga, nabanggit ko alin na nadi-divide siya. Okay, so yun na. So ito na, babalik yung spirit. By spirit, he had garnished. Ano yung garnished? Nilalagyan ng? Palamuti, pampaganda. Yung sabihin, okay, yung sasakyan, ang tawag doon sa mga itim na nilalagyan doon, garnishing daw. Yung sabihin, hindi na siya essential eh, pero pinapaganda lang. Nilalagyan siya yung garnishing. Kahit sa mga pagkain. So maganda ba yung sky pag tinignan nyo? Heaven. Heaven, ang galing eh.
Lalo pag ilan ang alam yung clouds, mga bata. Nung yung basic lang yan, nimbus, cumulus, saka stratus, cirrus. Ngayon ang apat yan. Pero naghahalo-halo yan. So, ang paborito ko dyan, cirrus eh, nasa taas. Hindi gumagalaw kasi sobrang taas niya. Hindi mo naman na mamalayan gumagalaw dito, pero sobrang taas niya kasi. So, ang ganda ng sky, obviously, pag dinamay mo pa dyan, of course, yung kailan lang yung aurora, di ba? Alam niyo aurora? Aurora, borealis, saka ano sa baba? Yun na yun. Sino hindi nakakalam ng aurora? Hindi kalsada yun, ha? Aurora, babae yun, asawa ni Manuel Quezon yun, eh. Iba yun. Province yun, eh. Pinangalan yun sa skylights sa northern and southern hemisphere. Ano tayo? Science tayo ngayon, ha? So, ba't nagkakaroon nun? Yung sumasayaw-sayaw na spirits daw. Ang ganda nun, eh. Iba-ibang kulay. Misang green, may konting violet. Pakita ko ngayon. Sige na nga. 37 pa lang naman tayo, eh. Ano lumabas dito, ha? Yun. Kita, okay? Video natin. Science, oh. Commercial pa, oh. Buti hindi si Vice pangit lumabas dito. Naghang pa ako. Ganyang kaganda, alam niyo ba yan? Sino nakakita niyan? Ngayon, nakita niyo na. Happy Pete. Tsaka Brother Bear. Ayun, Brother. Puro Disney na. Ayan, pangit yan. Ayan, oh. Sa sky po yan, ano yan, parang may ano, sa, nakikita lang yan sa medyo northern part ng Earth. Sa northern, kahit mga sa US, may part ng makikita na yan. And then, pag medyo malakas daw yung ano ng araw, mas lumalakas, mas nakikita ng mga mas na nasa northern or sa southern. Ano yan ngayon, oh? Tama na? Yan, pag medyo malayo ka, nandito ka. Pero yung kanina, nakatutok mismo siya dun sa, siguro na, ano, nasa na, sa Northern Hemisphere. Anyway, tama na. Sina ako? So, by His Spirit, He has garnished the heaven. Ang ganda na, nila, pinapaganda niya pa. Pero bakit by His Spirit? May salita ba doon? Oops. Again, lahat naman ng bagay actually nang galing salita ng Diyos. Alam niyo yung sa Genesis 1. Sinabi niya at nangyari. And He said, let there be light. Nagkaroon ng light. So, galing yun sa kanyang salita. Pero ito na naman yung medyo mysterious. Sabi, His hand hath formed the crooked serpent. So, pinapasok niya idea na pati sa Satanas. Kung sino ba yung crooked serpent? Baring physical na serpent, pero pwedeng si Satanas din kasi nabanggit na niya hell kanina. So, again, may mga details dito sana na mangha kayo, no? Banda muli, sinong gumawa niyan? Ang Diyos. Ano kayo? So, sabihin, parang sinasabi ni Job sa atin, tsaka kay Bildad, kinontrast niya yung pangunawa niya, tsaka kay Bildad. Si Bildad na nasyadong mababaw. So, again, may time preaching about the Jews. Kasi talagang pinakinggan ko yun, inintindi ko po. Subukan niyo rin minsan. Baka sabihin nyo, magaling yung Udyo sa Kristiyano, eh. Kasi sabihin nyo, may mga na-invento silang magaling din, pero meron din yung Kristiyano. Anyway, pinanood kong parang debate discussion sa yung Udyo sa Kristiyano, pinag-usapan na si Jesus. Ang napasig ko sa mga Udyo, napakababaw.
huminto na sila dito. Matalino ang matalino, kaso hindi na sila makalagpas dito sa knowledge nila ngayon kasi ayaw nilang tanggapin na may mga spiritual things. Yun ang totoo. Isamantalang recorded yung kahit sa Genesis pa lang yung mga spiritual things. Andyan yan, hindi mo pwedeng tanggihan. Kaya sila mismo, hindi nila ma-interpret yung Bible. At ay, kaya I believe, karamihan ng Diyo ngayon, hindi naniniwala dyan. Parang cultural ano na lang nila yan, na iniwala kami sa Bible. Naniniwala ka talaga? Hindi na. Okay, so medyo mabilis tayo ba? Ito na! Nasabi dyan, law, ano yung law? Pagmasdan mo, tingnan nyo! Tinabanggit natin sana ng mga hakay sa talakay natin kanina. Tingnan nyo raw to! These are parts of his ways. Ano yung ways? Kaparaanan. Pero yung mga nakita natin dito, alam natin hindi pa ito kasi bitin pa ito yung pag pinag-aralan mo. Yung mga nabanggit ko lang, yung ibang nalaman ko lang. Pero bitin na bitin pa yung pag talagang inaral mo pa yan. At marami pa tayong pwedeng aralan, hindi pa nabanggit yung mga microscopic organisms. Alam nyo ba yon? Pag minicroscope mo ko na yun, huwag yung dura. Pero kahit ano, meron kasing channel na gano'n, lahat minamicroscope. Pati Yakult, minicroscope. Nakikita mo may mikrobyo, kinakain yung isa pang mas maliit na mikrobyo. Kakamangha, paano? So makikita mo mayroon isang creature na parang meron siyang, alam mo, robot. Eh sa liit nun parang meron siyang, parang sa helicopter, yung helicopter. Meron siyang ganun. Paano siya, paano lumalakad yung wala nang paa? Meron silang, may iba-iba silang ano, means. Research, so ibig sabihin, ang lawak, ang creation ng Diyos, ang galing. Tapos sa iba, may alam niyo yung ano, yung sumikat din last time na tayo pa ang oras eh. Alam niyo yung tardigrade? Tardigrade? Hindi nga rin alam. Basta nakita, pinakita yung sa pelikula eh. Pelikula na naman. Ito daw yung creature na immortal, hindi namamatay. Kasi iba namamatay, namamatay eh. Kaso may anak, di ba? So, yung anak niya ang mabubuhay. Pero yung tardigrade, microscopic, hindi na mamatay kahit dinala na nila sa space, sinunog na, nilunod na, hindi na mamatay. So nakakamangha na naman, ano pa? Ano pa nakakamanghang bagay bago natin tapusin to? Yung alam nyo, yung malupit, anong alam nyo na malupit na? Ha? Stones na? Nakakamangha na yun? Nabigla-big lang? Namamain na? Kusa? Hindi ba yung mga kanilang mga ano lang? Mga dayang... Ano nga? Yung mga sarili nga naman. Parang sarili nga naman. Nag-form lang yung sarili nga. Ah, okay. So may mga napaka... nakamuhang bagay na nahuhukay lang sa ano, lupa. Hindi tao gumawa. Nature lang. Pwede rin. Pero para alam nyo yung diamond ngayon na nagagawa na rin sa lab. Yan ang bagong development dyan. Kasi ano lang naman, heat, pressure. So, inano nila, sinimulate nila yung ano, nagawa sila ng diamond. Parang Superman. Abutan nyo ba yung pelikula ngayon? Yung coal, ginanyan niya. Eh, kasi malakas daw siya. Ano? Ano? Meron? Totoo? Title lang yun eh. Hindi, ano siya? Hindi siya namatay. Kasi buwabalik siya sa... Ah, pero na, ano... sa ano yun? Sa octopod. Octonauts sa tayo. Ito tayo, isa octonauts. Maganda pa na sa mga bata yun. Totoo yun. May, at least may basis. Ano ba? Planeta. 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 Ano nakakamangha? Wala yung sila naman. Nakahang. Lutang siya, pero yung medisya na ang ganda niyan. Actually, sa solar system pa lang daw nakakamangha na yung solar system. Hindi mo kaya lumayo. May mga buwan na, mga satellite, tatawag nila buwan ng ibang, ano. Kakaiba, parang planeta na rin. Yung iba, may nakakamangha. Kasi meron pang isang planeta na muna, hindi ko maalala. Basta meron siyang mga parang scratch. Hindi na may paliwanag, parang nagkaroon ng scratch, parang kinamot.
Yung bundok parang ganun, pero sobrang dami na parang hindi maintindihan. Paano nangyari itong natural causes lang? And then yung Venus, pakabila ang, ano niyan, rotation niyan. Paano nangyari yun? Eh kung sabi nila, nagkabanggaan yan, then siya nag-ikot-ikot. Ba't yung iba pakabaliktad? Lagi sinasisi nila, mature daw, tinamaan. Anyway, ano ba? Mayroon pa yung titindi doon? Wala na bang matindi pa doon? Ano sa prism? Ano matindi doon? Oh, nasa Bible din yun. Nasa Isaiah ata. Ah, di, sa Job. Sa, yung nakita ko kanina eh. Sabi doon, by how? Tingnan natin. Yan, yeah, nakakamangha din yan, di ba? Ang kulit. Part. Ganon. Ito. Sa Job, sabi dyan, by what way is the light parted which scattered the east wind upon the earth? So, maraming ano ito eh. Kasi nabanggit na rin ni Bad, no? So, ang white light ba, nahati pa ba yun? Obviously, parang hindi na eh. Light na nahati. Ngayon, alam natin, rainbow, saan ang galing yun? Yun nga, prism. So, yung experiment ni, kung hindi ako nagkakali, basta maraming nagkakali, ba isa sa Newton doon. Kung sinubukan niya, pinadaan niya sa prism, nahati, may components pala yung white light na alam nyo na, rainbow. Red, orange, yellow, Roy G, green, indigo, and violet. Paano nangyari yun? Lalo na pinag-aralan pa nila, hindi lang pala yun ang part ng sun. Kasi yun lang yung visible light. Diba? Yung mas mataas pa sa red, mas mababa pa sa red, infrared, meron pa rin yun. Hindi mo lang nakikita, pero meron pa rin mga... Ano yung ultraviolet naman, lagpas naman ng violet, hindi rin nakikita, pero meron pa rin. Paano natin malaman yun? Ba't alam ng Bible na nahati yung light? Ewan ko, siguro agad sinabi ng Diyos. Yun eh. Nakakamangha. Amazing! Ano pa? Ay, nasa utak ang isa ka. Wala na ba? Baka may nabanggit pa kayong isa eh. Matindi. Gravity, ano yun? Hangin. Hindi, gravity muna. Ano yun? Oh, totoo yun, no? Hindi nila maintindihan. Paano tayo nahahatak niya, no? Wala naman akong tali, ba't ako bumagsak? Sabi ko sa inyo, apat daw na force yung di maintindihan, makipaliwanag ng science, ng scientist. Yung gravity, doon gravity kasi, component daw yan ng, sabi nila, ni-warp daw yung space-time. Masyado na advance yung sabi. Pero yung sa mga ano, magnetism, ano ba yun? Electromagnetic force, isa lang pala yun. And then, tulungan niyo ako. Basta yung dalawa is, yung strong and weak nuclear force. Hindi nila maintindihan yung isa pa, yung gravity nga tayo isa. Ano nangyari yun? Diba? Yan lang, paano umiikot yan? Paano nga? Walang ano yan eh, walang contact yung rotor sa magnetism yun. Yung electric na nakukuha natin sa power line, minamagnet and then pinapaikot yung rotor. Amazing! Ano ba? Doon, sinabi kanina. Ano nangyari sa hangin? Yung naramdaman mo siya nang galing papunta. Okay, so naramdaman galing doon tapos papunta, hindi man nakikita. Oh, hindi nakikita pero andun, diba? Kasi nga medyo loose daw yung molecules niya. Totoo yun. Amang ha, amazing. Parang meron sa YouTube ay ganun eh. Kasi Hulk smash. Pero meron siyang tinitira lang niya. Tubig pa pa. Tubig. Mabalik. Baka na-reverse yung video. Ano ba? Frequency. Ng? Hindi air yung bad. Yan si sabi ko kanina. Radiation yung bad eh. Part ng... Ano yan? Ang tawag dyan? Spectrum yan bad eh. Pag masyadong ma... Ano, doon papasok ng ultraviolet. Yan. Pag
depende sa frequency, papasok sa microwave, maano na yun, masyado nang mataas ang frequency nun. Yung nasa baba, radio waves. Pero paano mo na-discover yun? Yun nga, actually pag tinignan, lumalim tuloy tayo dyan. Eh. Alam mo, natanong ko yun sa high school, di nyo masagot. Pero yun pala, kahit yung textbook, sabi niya, hindi pa naintindihan ng tao yun. Basta alam nila may kumikilos dyan, na may measure lang nila, ano ba yun, atoms ba yung bumabalik-balik dyan? Hindi nila maintindihan eh. Pero may measure nila. So, nalito na ba kayo? Ako nalito. Hindi, yung ano pa, Stephen, yung pinanood natin, sinishare ng mga Kristiyano ngayon. Yung, kalimutan ko. Hindi, yung equation to sa mga galing sa math. Alam niyo yung ginagraph nyo sa, nag-ano ka na ng high school, di ba? May ginagraph kayo yung mga equation. Kunwari, x squared. Pag, ano tawag ito? Pag squared, ano yan? Pag ano yan, di ba? Ayan. So, pag straight line lang, ano lang yun? Ano tawag doon? Linear. Very good. Linear. Kasi, 1 plus x plus 2. Ganun. Walang yan kasi walang ano eh. Walang ibang ano. Meron silang minap na equation. At pag minap nila sa computer, kasi dati hindi nila magawa yun, kasi nga, wala pa lang sila computer. Ngayon, may computer na sila. Ilagay mo lang equation doon, maipa-plot na agad sa graph. Nagkakaintindihan ba tayo? Yung ba nawala na? So, anong tawag doon, Stephen? Basta may... Ha? Fractals. Yung may specific na fractals. Alam yung fractals? Yung sabihin, yung parang nauulit yung pattern, parang ka nagdo-drawing. By the way, actually, itong TV, itong ano, lahat ng computer system na may monitor, dino-drawing, paano na monitor? Ah, paano na monitor? Paano na i-map yan dyan na may color, ganyan, ganyan? Lahat yan, X and Y. Ano lang yan eh, nakasulat lang yan, naka-write lang yan. Dito sa coordinate na to, lagyan mo ng blue. Dito sa coordinate na to, lagyan mo ng puti. Pixel. Amazing. Eh yung, nakalimutan ko yung... Basta yung kanina. Basta may equation sila na minap nila ang ganda nung na ano, ang ganda nung pattern na napoproduce. Hindi lang pag pinalakihan nila yung, di ba, function, ano yun, domain and range, di ba? So pag binago mo yung input mo, lumalaki. Pero still yung shape niya, ganun pa rin. Amazing! Isa pa, share ko sa inyo yan, ha? Alimutan ko nga. Huwag na, tapos na tayo eh. Ngayon tayo 7 minutes. Sige na nga, subukan kong hanapin, ha? Equation, o nga eh, no? Equation that proves God, doy. Ganun yung mga ano eh. Title eh. Yan, kita. Fractals nga ito, ang tawag dito. Ay, na, gusto ko lang makita yung title eh. Mandelbrot set. The Mandelbrot set. Share ko na lang sa inyo. Amen? Yeah. Maintindihan nyo. Kahit may basic understanding kayo sa graphs, equation, algebra, maintindihan nyo, mamanga kayo. Amen? Minsan, panoorin natin ito dito. Okay, so ngayon, sana na-amaze kayo. Sabi daw, bahagi lang yun ang nagagawa ng Diyos. Marami pa siyang iba nagagawa. Kahit ang teacher nyo, magulang nyo na lang. May paraan siyang magturo. Minsan, pinapalo ka para malaman mo siya pala yung boss. O, sige po, sige po. Ngayon siya paraan na, tuturuan ka isa-isa. Minsan naman, follow lang. Follow me, anak, ha. Anong gusto ko sabihin? Genesis. Genesis. Mga bata, di ba? Pag banana, di pa lang, pag maliliit pa. Anana. Anong anana? Banana. Anana. So, another way yun na tinuturoan mo siya. Follow the leader. Parang gano'n. So, maraming pa ibang way.
Ang Diyos, marami na siyang way, ito party lang. Kaya sabi nito, but how little a portion is heard of him. Doon na mama nga si Job, ito tayo din, ba't di lang alam to? Eh, baka hindi ka nag-church, o baka puro pleasure ka lang laro, ba't di mo alam yun? Eh, sabi dyan, but the thunder of his power, who can understand? Thunder pa lang yun, eh, lalo na yung lightning of his power, yung source talaga. Makikita mo ba sa mata mo yung kapangyarihan ng Diyos? Hindi nga eh. Ano, nakikita mo na lang yung resulta ng kanyang kapangyarihan. Amazing! Naintindihan nyo ba? Konti lang. Wala yung iba. So at least mag-reflect yan sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? So time na. Actually may 4 minutes pa, but tapusin na natin. So nakakamangaan Diyos ang, again, ang title nito, The Thunder of His Power. Sana nakuha nyo yun. Kung makakita nyo mo yung kapangyarihan ng Diyos, minsan kahit sa preaching, ganyan. Ako, talaga namang harin ako dyan. Ilang taon na kumupo dyan. Kasi yun, nasanay tayo sa mga, ano eh, mga lang kwenta-kwenta religion eh. Ginagawa lang, napasaya, inauto ka lang. Kung yung baptist ka, ligtas ka na, tapos makikinig ka pa sa preaching, ang dahil pa nadadagdag sa'yo eh. Hindi mo ma-measure yun. Kaya tanda ko na, dahil ko pa rin nautunan. Paano nangyari yun? Ganun talaga eh. Kaya iba, pag kinumpara mo sa'yo, mga hindi ligtas, may certain level of knowledge lang sila eh. Para lang kumita ng pera, pero hanggang doon na lang yun. Hanggang doon na lang yun. Kaya iba, hindi believe sa, yeah, sa Diyos. Kailangan kung ano, maging honest. Ba't di ko kailangan? Pag di ako mauhuli, okay na to. Hanggang ganun yung karunungan nila dyan. So, anong take out natin dito? Anong application nito? Kung okay, kung magaling ang Diyos, ano ngayon? Alam nyo na, pinag-aaral natin. Huwag matakot ka sa Kanya. Galangin mo siya. Paglingkuran mo siya. Matuto ka sa Kanya. Yan yung mga application yan. Yan, lagi ka sa church. Isa yan sa mga mangyayari dito. Actually, mapalad nga kayo. Nakakita na kayong pastor na medyo iba-iba rin ang pastor eh. May mga talaga, sabi nga ni pastor nun. May mga iba sa hanggang dyan lang eh. Pero hindi naman isabihin, ano yun, false teacher. Ibig sabihin lang, hanggang doon lang inalich niya. So yung mga kanyang tupa, hanggang doon lang din. Though actually, hindi, pwede ka rin naman matuto sa sarili mo. So pero kayo mapalad kayo. May niwala kayo. Na-appreciate nyo. And anyway, galing naman sa Diyos lahat yan. Amen? So, sino daw makakaintindi? Open question nyo. Parang sa'yo na yun. Ikaw, maintindihan mo siguro yung ibang party nun. Parang ini-invite lang tayo. Ang gandang pag-aralan nito. Lalo kung paano nakaka-relate sa mga bagay-bagay pa. Amen? Amen. Liligtak na sa bud. Nakailan. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Sana na kami po yung na-inspire din. Ang dami pala kumpletong Bible sa iba-ibang tema. Ngayon naman, medyo, ito na hindi naman something na bago. Ito po ay, again, ginagamit ng ibang manampalataya, Panginoon, para i-arouse ang aming curiosity. Tama lang para kami po ay, sabi sa Bible, we stand in awe of you. Sabi, talagang mamangha kami, humanga. At yan hindi matapos doon, Panginoon, at galahin ka namin, paglingkuran, at marami pang iba pa, fellowship. At patuloy, Panginoon, na solve, Panginoon, minsan yung problema ng society, isa yan. But pinaka, of course, ang gawain, magligtas mo ng kaluluwa, and then napakarami pang pwede namin enjoy, Panginoon, after life. Dahil kayo pa ng mga kunyan, lalo pag wala ng kasalanan, napakaganda. So I pray, look forward kami doon, Panginoon. Tiwala kami sa inyong mangako na isang araw darating. At not only that, Panginoon, maging enjoyable din yung aming journey doon kasi makita namin, mamangha kami, Panginoon, sa inyong katalinuhan, kagalingan, kapangyarihan. So, ilang po, Lord, again, kayo pong lati, kayo papatuloy lahat sa inyong biyaya, Panginoon. Ilang po, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.